fooling ma-sandwich, yung Onik dito. But how, when yung kanilang mga frontliners, tatlo yung nakasprint. And with the glorious pathway na ilatag mo dyan, pag nag-sprint ka, hindi ka na mai-slow. Tama, tama. Kumbaga, may glorious pathway ka na. Naka-nitro ka na nun. Tapos paglapag mo kami from arrival, may semi-sprint ka for next 5 seconds. Oo. Diba? Yun ang medyo aabangan natin kung paano nila talaga ikakapitalize yung glorious pathway coming from Ahilos. Pero grabe ah, kanina nakita natin, grabe din yung medyo pang-i-invade dito ng side ng Onik PH. Halos kinukuha na nila yung mga buff kanina or yung mga farms dito ng side ng Execration. Pero the first blood will be happening sa my top lane, I believe. That's the Liam Ward and the Tams na nakipagbalugugan doon somewhere in the middle lane. Oo, so, nagkainitan sila dito and late somehow. Different rotation na pinapakita dito ng Execration. Usually, the buff is already down before pa mag 1 minute. Pero mas naman yung naunang first blood para sa kanila. Look at, darot kanina, ang contest na itong Onik is tinatatlohan nila. Mm-hmm. Ang River Crab. Pero right now, hinahayaan nila mismo si Wise solohin yung Crab kanina. Yeah, kanina kasi sabi mo, whenever na meron silang sustain, saka sila nag- Wow, 1-3-1. Yes. Pero this time, wala silang sustain dito para sa side ng Onik PH. OY Venus is playing Kupra right now. And, may pabulong eh. Kapag ka daw hindi support si OY Venus, may tendency tumagilid ang vapor. Tumagilid ang vapor. Pero tignan natin kung mangyayari ba talaga ang pagtagilid ng vapor dito. Look at, aggressive ang pinapasok dito ng Onik PH. Grid overextending. Wala pa kang wild charge dito. Is that a bait coming from the side? Uy! Dash in mga nila, sir! Oo, ang gusto nila dito is si Wise, pero Wise so Wise. Kaya uy! Pa nilang makapatay pa panigin! Double kill pa nga dito na binigay para kay Wise na inaabangan ng lahat ng tao and kininig na naman ang ating mga audience dahil sa pinakita yon ni Kuya New Wise. Kumagat sa kapakagat ang Execration. Kinight lang mga sir. Tapos pwede naman daw palagan eh. Pwede naman talagang palagan eh. Teka lang, dito daw. Sinet up lang yung stage. Oo, sinet up sila dito. Nilusit sila sa eskinita na hindi nila kabisado. Wala nang labas-labas. And there you go. Then yun naman. Palakad-lakad lang ang tropa natin dito si Hylos and trying to destroy this OMI Venus. Pero mukhang lalaban yata dito yung side ng Execration. Kasi haabulin nila dito si OMI Venus. OMI Venus is dead. Pero OMI Siren nananakbo dito sa may bandang likod. Natinuhog niya dito si Iyakno. Si Wise mapapabagsak dito ni May with a double kill. Pero Hylos is dead. Haabulin pa nila si Pakbet at inilip na nga nila with a double kill din. That's a clot, my friend. Jackno. That's a clot. Si Jackno naiipit. Naiipit si Jackno. Napakagandang hanap. Damay-damay na! Execration, they got wiped out by Onik PH. Ang galing nung ginawa ni Iyakno, hindi niya binitaw agad yung Blazing Duet. Hinintay niya pumasok si Pakbet, tsaka niya binitaw yung Blazing Duet. Good positioning and good decision para kay Iyakno. Ang galing-galing yung ginawa. 3 ang kakanya nga kills dito with a bounty hunt. Alam natin, with a bounty hunter, medyo bayad na bayad. Bayad na bayad talaga. Additional 300 gold, pero wall charge binigay dito para kay Sire. Panggulo lang. Wala nang buhay dito si Grid, wala na rin mana, tamang bakaway lang, pero it doesn't say na pwede din siyang pasungan dito ng side ng Execration. At as early as now, kalamangan nila is like around 4K, medyo nahihirapan na naman dito. Tamang ipet coming from Chakno. Where's the follow-up damage? There you go! Ginangda, nabuong barangay, I think, Dilar might! Fall down dito, hindi pa tapos ang bakbak. Counter-initiate for the side of Onik PH! Pero si Sire mo ang binibigyan na lang, napakalupit na Wise, pero yata nila dito si Grid na bang coming from behind and Chakno to take the kill. Grabe yung lapag ng banig doon ha. Medyo clutch ha. Madulas. Nilapag niya yung S-Dex dito mga sir. Oo, mga lapagan pala to. No? Lapagan, lalapag mo yung banig mo. Lalapag mo yung momentum mo kapag ka ikaw si May. Pero titignan natin, Execration. Ano ba talaga yung mga nilalapag nila sa atin? Ano ba yung ihahain dito ng Execration sa second game? Madadala kaya nila sa third game to, bro. Yun, subukan natin. Sabi ng Execration, sabi, meron kami dito highway eh. Ito yung daan. Oo, coming from Hylos. Ito yung tamang daan papunta sa game number 3.
Eto umihinga ba? Eh, paano yung Onyx PH may rollerblades pero si May dito wala na matakuhan? Napakakatinan ng Blazing Duet ni Iyakno, men. With the thumbs up coming from Kuya niyong Iyakno. Pero Onyx dito, talagang chinushove lang nila yung side ng execration. Di ba the wild charge ginamit para mag-disable lang dito si Siret to take the turret at the middle lane. Pero talagang lang, pero tatalon. And pinola-bola pa, napatay na nga ni Wise itong si Hylo sa the middle lane. Masyadong ano, masyadong matagal yung ano. Yung ginawa doon ni Sire na nagtataka ko bakit i-contest niya yung tower na gano'n ang buhay, which is cause his life. Medyo miss, ano, hindi ko masabi miss call yun eh. Sobrang maling decision talaga. Maling decision talaga para kay Sire doon. Pero ito, hinahabol na nila si Wise. Gigil na gigil sila dito kay Wise. Wise though, binabawian pa. Wise mo! Hindi pa siya mapapabagsak. Napabagsak na nga dito. Etong isa. And with the double kill pa nga with the Sakai. Pero Paris, mukhang pumapalo pala with the double kill. Double kill with the triple kill nga din. Coming from this jump na nilatagan lang din ng Cotteran Inferno. Second wipeout. Pangalang best na yan. Naging bisyo na ng Onyx magbigay ng wipeout against Execration. Kung ang kinakasanayan. And sabi na Onyx PhD ito, hindi, sarado na natin itong 2-0. Galit na kami. Alam mo, hindi ko lang maintindihan sa Execration dito. Ha? Mind you, Uya. Oo nga eh. Yung napapansin ko nga kanina. Si Sire, ang gamit niya dito is yung basic emblem ng Mage. Oo, bakit naka-basic emblem? Magical defense? Or that's a questionable na... Una-una, questionable pick, bakit siya nalag-hylos? Ngayon yung emblem niya. Oo, medyo nakakapagtaka din. May kidlat pa eh. Oh. May kidlat pa, men. Nakidlatan. Mukhang nililiteral dito ng Onyx PH yung pick na hylos sa side ng Execration. Ang napapansin ko din sa Execration dito, parang ang hina nila against Onyx. Di ba? Parang hindi ito yung laro ng Execration. Nag-iba yung laro nila eh. Nag-iba yung laro nila o mas sumobrang lakas lang ng Onyx sa ngayon. Yes, yun, yun yung iniisip ko eh. Kasama din kasi yung drafting, di ba? Mga surprise pick with the Hylos. We don't know the reason why. Pwede yung kaninang reason na in-explain natin kanina, pero hindi kasi siya nagiging effective eh. Ngayon, eto ang pinaka-downtime ng Execration. Tatlo sa kanila naka-arrival. Ngayon, yung arrival ginagamit yan pagka nag-extend yung creeps nyo. Paano ka gagamit ng arrival kung yung mismong creeps nyo hindi na makalayo? Hindi yung na mga minions nyo, hindi na rin na naman, again, hindi na naman tumatawid. Ang arrival mo, going lang tower to tower. Tower to tower. So, pwede kang pumunta sa tower na destroyed. I don't know if that's possible para sa side ng Execration, which is luging-lugi sila sa item. Pag mas naging aggressive sila ngayon, medyo mas lalo silang madadalian ng buhay dito. Yun nga yung bagong patch about arrival. Pwede kang mag-TP dun sa mga destroyed turret na. Pero hindi natin nakikita sa Execration niya na nakaka-TP pa sila and hindi rin sila nakaka-TP kasi nga yung mga minions nila hindi na tumatawid doon sa river, hindi na nakakatikim ng tubig, kumbaga. And Onyx PH, talagang parang may ano na sila dyan eh. May ticket. Bawal lumabas. Bawal lumabas. May gate na dito. Yung ano, yung highway ni ano, ni Hylos, nilagyan ng toll gate. Nilagyan ng toll gate. So, sabi, wala kang ticket, wala kang sticker, di ka pwedeng tumawid. Di ka pwedeng tumawid nga naman. Yeah. Pero ang hirap din kasi yung highway ni Sire. Kahit may highway si Sire, wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Highway baka mo. Sige, dadaanan namin yan. Ganun ang mga highway, di ba? Dinadaanan. Pero ito, dinaanan lang ata dito ng Onyx PH yung Lord habang chinecheck ng Onyx PH yung Execration na hindi makalabas ngayon sa kanilang base. There you go. First Lord goes to Onyx PH. Nakita ko nag-arrival si Chakno sa top lane and trying to be aggressive pero hindi nila mako-convert to try to get thumbs na medyo nakapag-farm against sa Execration. Medyo mahihirapan sila. Possible makuha, pero ang daming resources na masasayang. Yeah, ang daming resources na nasasayang dito para sa side ng Execration. And speaking of resources, wala na silang nakukuha dito para sa side ng Execration. Eh, hindi man lang din makapag-farm ng maayos yung kanilang marksman. Pero Hylos, TPing, naggamit ng arrival dito sa may mid lane. Pero para tumakbo lang, nahinahabol yata dito ng the rest of the Onyx PH na nilatag yung Glorious Pathway panakbo. Alam mo, Prof B, kapag ang ulti mo, once a big ulti, nilatag mo para panakbo lang, napakasayang yan. Pero magtatakbuhan nila dito sa may top lane and that would be Jacknu. Dying in the hands of White, nahahabol pa dito si Wise. Meron hindi naman niya babalikan ang... Ang gusto lang naman nila dito is Tori lang, objective. Sabi, tapusin na natin to. Huwag na natin paabuti na 11 minutes trying to contest ang kanilang base dito. Mga sir, going in dito. Sire, medyo palakad-lakad lang tayo. Lord,
is down, pero still going that sa mid lane dito. Nakakuha ng Torre. Blessing Duet, kinasa na rin. Nasa ng follow-up defense from the side of Execration. Pero Venus, agresibo! Napaka-agresibo, pero meron naman siya immortality. Buhay pa rin siya dito. Nag-aabon nila dito. Itong si Greed. Greed is kind of good, pero not all the time. Pero bumagsak na yung dalawa. Kaso mukhang babagsak na rin ba yung kanilang base? Hindi pa naman. Medyo kumakapit. Kapit kay Vigan, pero kapit na lang. Ito para kay May, hindi na lang kakapit. Kabayo doon! White is dead! Na-shutdown! And mag-isa na lang dito itong si Tam. Pero Iyakno is still there. Sige, sasagipin kita, Brad. Kita mo, kung gano'n nila nirespeto si Dilar and si Iyakno, kinakat-kat nila dito si Chakno. Chakno, naiwat nga, naipit nga si Iyakno. Pero mukhang mabubuhay. Tinawa nila siya dito si Iyakno with a godlike. Ito ang napakagad na makita ng galing sa likod. Pero yung pinanggalingan mo, tila ka din, ipabalik eh. Oh, grabe! Yung buhay ng Torre kanina, parang pag tumantay lang yung siku eh. Papapapasag na eh. Tumapit. Isang pitik na lang. Isang pitik na lang. Hindi nag-work ang kanilang Hylos dito. Ang kanilang tatlong arrival. For me, that's a misdrop using the Hylos. Misdrop and outplay. Oh, misdrop, outplay.